Ay, nako, kwento naman si Rang TV pagkatapos si Mar Joseph. Ano ba to? Isinasauli. Okay, segment na tayo, ha? Ay, nako, sabi nga natin kanina, SM. Ang reklamo, etong lending ng SM, third party, ay tiklop agad nung lumapit sa amin. Anong ginawa namin? O, panoorin. Nakabili ng depektibong Sharp TV Appliance sa SM Appliances. Ginigipit ng home credit. Nirefund daw ng SM ang kanyang deposit dahil hindi mapalitan ng TV. Pero yung home credit, third party ho ng SM Appliance, tuloy pa rin ang paniningil. Abay, sira ulo to. Paano orin ang detalye ng kanyang sumbong? Sir, lumapit po ako sa Bitag Kilos Pronto para ilapit ko po yung problema ko sa home credit po. Bumili po kasi ako ng TV. Nagka-problema po siya after 10 days. Yung TV po, nagkaroon na po siya ng automatic on-off. Pinapatuloy po namin na pinapalop yun po. Pero wala pa pong kasagutan, kaya po lumalapit sa Bitag Kilos Pronto na sana matulungan po ako. So sinabi mo na sa SM to na problema? Yes, sir. Ang sinabi ng SM? Ang sabi nila po, sige po, tatawagan namin yung technician ng Sharp mismo po. Alright. Para pumunta sa bahay niyo po. Pumunta ba sa bahay mo? Yes, sir. Anong nakita? Nakita daw po niya is i-upgrade lang daw yung software. So ano nangyari? Pag-alis pa lang po niya, bumalik ulit po yung problema. Gusto mong palitan ng bago? Ang ano ko naman, sir, is willing naman po akong palitan. Nung binalik ko po sa kanila, ang sabi nila, hindi na daw nag-a-accept si SM ng replacement. No, itong Sharp ang may pananagutan diyan. Ang mananagot sa sinasabing warranty at yung kalidad ng kanilang produkto. Obligado sila panindigan ang transaksyon. Kung yan ay palpak na produkto, karapatan nilang palitan yan. Sa isyong yan, sa linya ho natin si Jerome Mangahas, Media Relations Manager ng Home Credit. Nirefund na raw ho ata ng SM yung kanyang nabayad, tama? Yes, sir. Alright, at saka sinauli na rin, kinuha na rin ang TV na Sharp. Eh, patuloy pa rin daw ang paniningil ng inyong home credit ng ano, magkano? Yung sa monthly po. Sa monthly na sinauli na. Baka maayos ho natin to, Jerome Mangahas, ano, na may 7,000 pa na gusto nyong i-refund kasi yes, sinauli na. Yes, ang gusto ang ni-complainant natin, si Joel Lim, eh makuha niya yun kasi binalik niya na eh. Yung yes sir Ben. Actually gusto po naming magpasalamat kay Sir Joel at of course pati na rin po sa inyong programa dahil na-raise po ang concern ng ating customer. Actually po we've already checked yung kanyang account and mako-confirm po natin na talagang kailangan po siyang i-refund. Mm-hmm. In fact currently po nakikipag-unahin po kami kay Sir Joel ano mm-hmm. through mobile phone pati through okay. email mm-hmm. para po makuha yung kanyang mga detalye. Meron na po tayong ipoprocess ano po para po ma-i-refund na po natin ang kanyang installment right away. So actually po, after this phone call, kung maaari po makapag-ugnayan na po si mm-hmm. ang ating customer sa amin, sa ating customer service team, eh agad-agad na po natin mapoprocess yung kanyang refund. Okay. Mr. Jerome, wala na ho kaming sasabihin pa dahil conciliatory din kayo na parang ayusin din ang reklamong kapareho nito. Okay, definitely. Bigay na lang namin ang inyong phone number sa kanya para kayo na lang mag-usap at maayos na lang to. Mr. Jerome Mangahas, Media Relations Manager ng yes, Home Credit. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Alright. Okay, nandiyan ka lang ha. Karapatan ng isang mamimili, consumer's rights. Pero dito kasi, anong nangyari, sinauli naman, ano? Okay, para doon sa mga simpleng, totoong tao na medyo pag ganitong sitwasyon, andyan sa kabilang linya natin si Attorney Batas Mauricio. Sa po ninyo, sa ilalim po ng Artikulo 15-61 ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, ang sino mang nagbebenta, kagaya po ng SM, sino mang distributor, sino mang retailer ng anumang produkto na may depekto, ay ituturing na may tungkulin na palitan yung pong unit na may depekto. Ang problema po kasi, pagka kinuha yung unit at pagkatapos ibinalik lang yung down payment na 7,000 nung pong ating tinutulungang tao, eh may utang po siya sa kasalukuyan.
dyan po sa financing company. Dapat po sasagutin din niya ng SM o ng sinamang distributor o retailer ng ganitong klase ng mga produkto. So, sila po ang may diferensya. Hindi po yung customer na nakabili ng depektibong produkto. Okay. So ano po aking papayo dito sa ganitong sitwasyon? Mm-hmm. Kailangan po mawala ng tuluyan yung pananagutan nung lumapit sa atin na magbayad pa. Doon po sa natin tilang utang. Okay. Hindi niya kasalanan na may epekto ang produkto. Ganun po yun. Ginawang okay. Mentor po. Alright. Atty. Batas, salamat. Ano, kasi conciliatory naman yung kanilang media relations manager ng Home Credit at inaamin ang pagkakamali at inaayos na sasauli na yung pera. Lahat na kung ano man yung dapat masauli doon sa... Ito hong kay Joey Lim at inaayos na rin nila na parang matigil itong lahat na to. Kaya nagpapasalamat din ho kayo doon ho sa inyong kaalaman na ito'y binahagi sa ating mga mamimili consumers na kapareho ho nito, at least natututo ho sila sa programang Bitag Kilos Prompt. Yes, sir. Alright? Yes, sir. Ayos ka na? Yes, sir. Happy na po ako. Maraming salamat sa inyo. Walang problema.